ating headlines. Isa patay, higit 20 ang naospital matapos ang ammonia leak at sunog sa labotas. Kaso ng COVID-19 ay tala sa evacuation center sa Albay. Mga apektado ng pulkang mayon, binigyan ng cash aid. Na-discovering Omicron sa variant FE.1, posibleng maging daylan ng matinding infection sa mga highly vulnerable ayon sa health expert. Ilang lending company sinampahan ang reklamo sa DOJ dahil sa pangaharas ng mga nangutang. Sa police beat, dating police arrestado sa bypass operation sa QC. Sa balitang abroad, Titanic tour submarine, nawawala, mga barko, tumutulong sa paghahanap, nagpapatuloy. At concert ng British band na Coldplay, magkakaroon ng day 2 na pagtatanghal sa world's largest indoor arena, ang Philippine Arena. Magandang gabi, Pilipinas kong mahal. Detalyo sa mga pangunahing balita. Nabulabog ang mga residente ng 10 barangay sa lungsod ng Navotas kaninang hating gabi matapos magkaroon ng ammonia leak sa bahagi po yan ng cold storage facility na sinabayan pa ng sunog at pagsabog. Umabot naman sa 22 residente ang naospital matapos mahirapang huminga habang may naitalang nasawi, pero inimbisigan pa kung may kaugnay nito sa ammonia leak. Si Erlo Bringas sa balita. Alas 11 kagabi, kasarapan na ng tulog ng mabulabog ang mga residente ng barangay NBBN sa Navotas City ng isang ammonia leak mula sa isang cold storage facility na nasa lugar. Dahil dito, naglabasa ng mga residente sa kani-kanilang mga bahay. Sunod-sunod na nagdatingan ang mga ambulansya sa lugar dahil may mga residente na napaulat na hindi makahinga. Katulad na lamang na 16 anyos na pasyente na yan, nakakalabas lang din sa ospital, ay muli na namang isinugod matapos na uminda na nahihirapan sa paghinga. Maging ang mga empleyado ng nasabing planta, nagsilabasan din dahil sa tindi ng amoy. Oh, natutulog na po kami, tapos biglang may nag-chat sa amin na malakas yung ammonia. Pagkatapos po noon, naglabasan na po kami. Kasi paikot po yung hangin kasi kaya paikot yung amoy ng ammonia. Dahil dito, may mga residente na isinugod sa ospital matapos na hindi makahinga dahil sa tapang ng amoy. Sa tala ng CDRRMO, isinugod ang 12 sa Navotas Hospital, 11 sa Tondo Medical Center matapos uminda ng hirap sa paghinga. Ang naabutan naming 16 anyos na lalaki na isinasakay nga sa ambulansya para isugod sa ospital, kalaunan ay idineklarang dead on arrival. Ibabalidate po ng City Health, tapos check po kung talagang may attribute yung po pagkamatay ng bata doon po sa nangyaring ammonia leak. Ang city government naman po ng Navotas ay meron po mga automatic na assistance na ibinibigay, kagaya po ng libring-libing. Kasabay ng ammonia leak, nagkasunog sa loob din ng pasilidad na umabot naman sa 3rd alarma. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa machine room building na siyang nagbabahagi ng cold system sa cold storage facility sa loob. Nagkaroon ng pagsabog na naging sanhi naman ng sunog habang kanilang kinokontrol ang sumisingaw na ammonia. At sa tindi ng ammonia leak, kinakailangan nilang gumamit ng special suit. Then it was assessed na medyo strong yung leak, no? So we tried to manage it. Ang problema yung pressure dun sa pipes na where the ammonias are coming out, yun yung nahirapan kami i-manage. Umabog yung ano, yung malaking portion dun sa kung saan nakalagay yung ammonia. So in-stop ko muna yung operation, so nagkaroon tayo ng evacuation muna. After which, binalikan natin kasi pagsabog, nag-cause naman siya ng sunog.
Ang lokal na pamahalaan naman ang nabota, sinabing magsasagawa sila ng malalimang investigasyon patungkol sa nangyari at sisilipin ang posibleng naging kapabayaan ng kumpanyang nagmamay-ari ng nasabing pasilidad. Tingnan natin kung ano yung gagawin, no? Kasi by design, dapat yan lahat may stop valve or relief valve, di ba? Na kung nagkaroon ng leak, mag-iinto yung o mag-automatic shut off, no? First of all, it will be closed, no? Pending investigation, tsaka assurance na safe na siya. So, ang unang mangyayari dyan, isasara muna ng business BPLO. Dahil sa naging insidente, ang mga nakatira sa paligid na naapektuhan ng ammonia leak ay agad na inilikas sa Bagong Bayan Elementary School. Matapos na ideklarang fire out ang sunog kanina mag-alas 2 ng madaling araw, ay ideklara ding kontrolado na ang ammonia leak at naisara na ang valve kung saan nagkaroon ng tagas. Earl Obringas para sa mata ng agila matatag, matapang, matapa. Samantala, nasa Wing Binatilio, kasabay ng pag-leak ng ammonia sa Navota City, naaktuhan ang isa sa ating mga correspondent. Sinasabing may blood-related illness ang Binatilio. Si Edison Domingo Jr. sa Balita Exclusive. Naaktuhan ng Net 25 News Team ang isang 16 anyos na lalaki na nahihirapang huminga sa lugar kung saan nagkaroon ng ammonia leak sa Navota City. Ang biktimang batang lalaki ay kalalabas lamang ng ospital at may blood-related illness ayon sa mga kasambahay nito. Nakiusap ang mga kamag-anak ng biktima na maihatid sila sa ospital kung saan nakumpay ng bata gamit ang ambulansyang kasama ng ating news team. May sumiklab pang sunog dito rin sa nasabing planta. Patuloy yung first evacuation ng ating PNP, kasabay na rin yung pag-apula ng ating Bureau of Fire, kasama yung DRRMO at yung mga fire volunteer. Nagtulong-tulong na sila rito, no, para una, ilikas yung mga residente. Pangalawa, maapula na yung apoy na sumiklab dito sa planta kung saan din pinagmumulan nung nasabing leak. So makikita natin, maya at maya ang takbo ng ambulansya at ng mga fire truck para na nga sa pag-responde dito sa nasabing insidente. Isa sa nagpapahirap dito ay yung tinatawag nating amoy ng ammonia. Dahil kahit yung ating mga taga-PNP talagang sinasabi nila, bukod doon sa hirap ng pagpapalikas ay yung hirap ng paghinga. Hindi na kayo makahinga, oh. Bilibantayan. Nahihirapan na rin po kami dito. Kanina pa kami hindi makahinga. Nagiging mahirap pa ito lalo dahil marami pa rin residente na talagang matigas ang ulo. Yung iba nagtatago pa sa loob ng bahay para wag lang mapalikas ang ating mga nasa PNP. So, nakaantabay pa rin kami hanggang mamaya, no? Sa mga susunod pang resulta nitong insidente. Habang dinadala namin ang biktima patungo sa Philippine Children Hospital kung saan ito'y pinakiusap ng mga kamag-anak na dalhin, ay biglang nag-cardiac arrest ang bata sa ambulansya. Kaya agad natin itong isinailalim sa CPR at dinala sa pinakamalapit na ospital sa MCU Hospital sa Caloocan. Agad naman nirespondihan ng mga doktor ang Binatilio at itinuloy ang CPR sa ospital. E nirekomenda rin ng mga doktor na tubuhan ang bata, subalit tinanggihan na ito ng ina ng bata, kaya pinalagda na lamang sa waiver ng ospital ang ina. Pumalaw na rin kinalauna ng Binatilio, kasalukuyang pang inaalam ng Navotas City Disaster Risk Reduction Management Office kung may kinalaman ba ang pagkamatay ng Binatilio sa ammonia leak na nangyari sa lugar. Para sa mata ng agila, Edison Domingo Jr., matatag, matapang, matapat. Sinuspindi naman ng pamahalaan ng Navotas ang face-to-face classes sa mga paaralan na malapit po dyan sa pinangyarihan ng ammonia leak. Ang mga paaralan ito ay nagkansela ng klase ay nasa M. Naval Street sa barangay North Bay Boulevard North upang masiguro na ligtas ang mga estudyante sa nangyaring insidente. Sa nasabing insidente, 23 ang naisugod sa iba't ibang ospital habang ang nasawi
ayong binatilyo na dinala naman sa MCU Hospital. Sa iba pang balita, handa ng Office of Civil Defense sakaling lumala pa ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa Office of Civil Defense, nakaabang ng mahigit 1.3 bilyong pisong halaga ng tulong para sa mga maapektuhang residente. Ang nasabing halaga ay pambili ng mga pagkain, hygiene kits, tubig at iba pang pangangailangan ng mga ito. Sa oras na itaas, Alert Level 4 ang Bulkang Mayon ay posibleng palawigin na rin sa 7 km mula sa umiiral na 6 km range use permanent danger zone. Ibig sabihin po niyan, mas marami pang ililikas na residente na may apektuhan oras na magkaroon ng hazardous eruption. Samantala, binigyan naman ni House Speaker Martin Romualdez ng tig 5,000 piso na cash assistance po yan. Ito po mga pamilyang apektado ho na pag-alboroto ng Bulkang Mayon nang galing mismo sa tanggapan ng House Speaker ang nasabing tulong pinansyal. Vic Sumintak sa balita. Tumanggap ng tigli 5,000 pisong cash assistance sa mga pamilyang nasa mga evacuation centers sa lalawigan ng Albay dahil sa patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ang cash assistance ay mula sa special fund ni House Speaker Martin Romualdez. Umabot sa 910 pamilya sa bayan ng Daraga ang binigyan ng tig 5,000 pesos na cash assistance. 734 na pamilya mula sa bayan ng Kamalig at 800 pamilya mula sa Ligao City. Pinasalamatan naman ng mga local government officials si Speaker Romualdez sa pagbibigay ng cash assistance sa mga pamilyang apektado ng aktibidad ng Mayon Volcano. Maliban sa cash assistance, nagbigay din ang Office of the Speaker ng mga relief goods sa mga biktima ng Bulkang Mayon sa Albay. Vic Sumintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Samantala, isang 82-anyos na babae ang nagpositibo sa COVID-19 sa loob po ng Barangay Gabawan Evacuation Center sa Daraga, Albay. Batay sa ulat ng Kagawaran ng Kalusugan sa Bicol, ang ginang ay nakaranas po ng lagnat, ubo at sipon simula po June 14. Ay nagpakonsulta na ito sa Bicol Regional Hospital and Medical Center kung saan siya isinailalim po sa RT-PCR test at nagpositibo nga po sa naturang virus. Dinala ang ginang sa Anislag Infirmary sa Daraga, Albay upang ma-isolate. Sa isinagawang contact tracing, napag-alaman na mayroong 30 close contacts ang biktima na isinailalim na rin po sa quarantine procedure. Sa iba pa ang balita, wala pa sa critical level ang tubig sa Angat Dam. Ayon po yan sa PAGASA DOST. Kaya walang dapat ipangamba na magkaroon ng kakulangan sa supply ng tubig dito sa Calacang, Maynila. My live report si Vic Suminta. Vic, go ahead. Alex, pinawi ng Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA ang pangamba ng mga residente sa Metro Manila na ngayong panahon ng El Nino ay magkakaroon ng kakulangan ng supply sa tubig dahil sa patuloy umano na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Hindi pa maituturing na nasa critical na ang water level ng Angat Dam, sinabi ni Dr. Esperanza Kayanan, Officer in Charge o OIC ng PAGASA, Department of Science and Technology o DOST, na bagamat nakataas na ang El Nino Alert sa bansa, hindi ito nangangahulugan na magkakaroon na ng matinding tagtuyot. Ayon kay Dr. Kayanan, batay sa historical record ng bansa, tumataas ang porsyento ng pag-ulan sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat at karaniwang pumapasok din ng mga bagyo sa nasabing panahon, kaya malaki ang tsansa na madadagdaga ng tubig sa Angat Dam at iba pang dam sa bansa. Meron lang kaming tinitingnan na aspeto kasi atmosphere and ocean, meron lang kaming tinitingnan na criteria na pati ocean, pati atmosphere, hindi lang yung sa ocean ang ma-meet na requirement para yung ating El Nino ay magkaroon na tayo ng advisory. Kasi diba, hindi tingin sa inyo na nagtaas ng WMO, diba? I am NOAA. But for our requirements kasi meron tayong mga criteria, gusto lang din natin na pati yung sa atmosphere, na criteria for El Nino advisory ay ma-meet. But meron po tayong inaabangan na
issuance ng El Nino Advisory Pair. So ngayon, nasa alert pa lang tayo, but we're going there. And napakataas naman na po kasi din ng percentage na talagang El Nino is developing and it will continue. It will be towards the last quarter and first quarter of next year. So, sigurado na tayo na nandyan yung El Nino, but we are just having the criteria, ma-met yung criteria sa atmosphere, hindi lang yung sa ocean. Kasi yung sea surface temperature kasi sa ocean lang yun eh. Kailangan mag-react yung atmosphere para yung criteria natin ay ma-met. Inihayag ni Kayanan na sa record ng Hydrological Division ng PAGASA, ang water level sa Angat Dam ay nasa 186.55 meters at ang critical water level ay 180 meters. Niliwanag ni Kayanan na nakatutok naman ang National Water Resources Board o NWRB na siyang direktang nangangasiwa ng water allocation ng Angat Dam sa dalawang water concessionaire na Manila Water at Maynilad na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila at Karatig, Lalawigan. Alex, binigyang diin ng PAGASA na kinakailangan na ma-maintain sa tamang level ang tubig ng Angat Dam dahil 90% ng potable water na ginagamit ng mga residente sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam maliban sa irrigation water na ginagamit ng mga magsasaka sa lalawigan ng Bulacan. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, wala namang abiso ang NWRB tungkol dito? Yung MWRB, Alex, ang kanilang sinasabi ngayon, kinakailangan na hindi na ma-extend yung water allocation na ibinibigay nila sa dalawang water concessionaire para matipid itong supply ng tubig sa Angat Dam. Dahil kung kinakailangan dumating yung worst scenario, ang ititigil dito ng MWRB, Alex, ay yung supply para sa irrigation at ang kanilang prioridad yung supply ng tubig para sa mga residente sa Metro Manila. Okay, maraming salamat sa iyo, Vic Suminta. Itinutulak ng Kamara ang pagbuo ng isang interagency body para sa water crisis. Ito ang babalangkas ng comprehensive master plan na tutugon sa problema sa krisis sa tubig. Si Vin Pascua sa Balita. Inihain sa Kamara ang panukalang batas na magtatatag ng interagency body na tuwirang tututok sa napipintong epekto ng krisis sa tubig, ang House Bill 6345 na inihain ni Bulacan Representative Lorna Silverio ay pinagtibay ni Surigao del Sur Representative Romeo Momo Sr., ang chairman ng House Committee on Public Works and Highways. Sa ilalim ng panukala, maaaring manawagan ang interagency body sa anumang ahensya ng gobyerno maging sa pribadong sektor upang makibahagi sa paghahanap ng solusyon. Ang interagency body din ang maaaring magbalangkas o bumuo ng comprehensive master plan ukol sa water crisis. Sa isang statement, sinabi ni Representative Silverio na nakapagtataka na sa kabila ng deklarasyon ng tag-ulan ay may ilang lugar, lalo na sa National Capital Region, ay nakakaranas ng water service interruption. Kaya dapat natutukan ito ng gobyerno. Una nito, naglabas ng Memorandum Circular 22 ang Malacanang na nag-aatas sa lahat ng ahensya ng gobyerno na magpatupad ng water conservation measures. Kasabay nito ang pag-aatas ng gobyerno sa Water Resources Management Office at networks of agencies nito na may kinalaman sa tubig na pangunahan ang pagpapatupad ng Nationwide Water Conservation Program. Nilagdaan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong April 27. Vin Pascua para sa mata ng Agila, Batatag, Matapang, Matapat. At susunod, anibersaryo ng Agriculture Department. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. Mababang presyo ng bigas, ibinida. Coin deposit machines inilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At yan ang tinutukan ni Moira Encina. Detalye sa pagbabalik po yan ng mata ng Agila Primetime. This one. Susunod sa Counterpoint.
Kikilalanin natin ang kalihim ng Departamento ng Tourism. Ano ba ang mga reformang isinusulong niya upang mapalakas ang turismo sa bansa? Filipinos are already very well known all over the world, especially in terms of our hospitality, our smiles, the love and compassion with which we treat our guests. At paano nga ba binago ng pandemya ang industriya ng turismo? Kasama si Secretary Cristina Garcia Frasco. Miyerkules, alas 10:30 ng gabi dito sa Net 25. Tanungin natin ang ating mga sarili kung tayo nga ba ay malaya sa lahat ng aspeto ng buhay? Panalo tayo pag together, walang talo pag together, let's get together sa Net 25. Mabilis nang umuusad ang panukalang Maharlika Investment Fund Bill. Lagda na lamang ng pinuno ng Senado ang kulang para maipadala nito sa Malacañang. May report si Mian Corvera. Pirma na lamang ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang hinihintay bago tuluyang maitransmit sa Malacañang ang pinal na kopya ng kontrobersyal na Maharlika Investment Fund Bill. Ayon kay Senate Deputy Majority Leader JVR Sito, natapos na ang paglilinis at pag-aayos sa pinal na bersyon ng panukalang batas. Ang problema nasa Washington ngayon si Zubiri na dumadalo sa isang official business. Dahil hindi maaari ang e-signature, ang option ngayon ayon kay Ercito, personal itong dadalhin ni Senate Secretary Renato Bantug para malagdaan ni Zubiri. From what I know, yes, because this is an important measure. Kaya nga dadalhin, one of the options is for Secretary Bantug to really bring the copy of the bill for the signature of the Senate President. Oras na malagdaan ito ni Zubiri at House Speaker Martin Romualdez, itatransmit na ito para malagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos at maging ganap na batas. Hindi naman masabi ni Ercito kung binura o alin sa magkaibang probisyon na Section 50 at 51 ng panukala para sa prescripted period ang isinama sa enrolled bill. Ang mahalagaan niya kung anong napag-usapan sa plenaryo at napagtibay na parusa, ito ang ilalagay sa panukala. Posible ang nagkaroon ng honest error dahil sa pagmamadali na maipasa ang Maharlika Bill. One thing is for sure, sa Senate naman we do not do that. No? Kung sakali man nililinis natin yan, inaayos, kaya nga pag-approve niyan sa floor, subject to style. No? But we never do that in the Senate. Kung ano man yung haka-haka na may pinalilan, hindi po ginagawa at hindi po mangyayari yan sa Senado. Sakali malagdaan at maging batas, wala naman nakikitang dahilan si Senator Sani Angara para kwestiyonin ito sa Korte Suprema at maideklarang unconstitutional. Para sa kanya, ang dapat masunod ay ang 10 taong prescriptive period dahil ito ang natalakay at naaprobahan nang isa lang ito sa debate sa plenaryo. Kung may question anya sa 2 prescriptive period sa MIF, sa kanyang pananaw, internal matters ito ng Senado at hindi panghihimasukan ng Korte Suprema dahil wala namang nalabag na constitutional policies. If I'm in the Supreme Court, for instance, ang tingin ko dyan, internal matter yan ng Kongreso. Kasi may kaso yan dati, yung Arroyo versus De Venecia. Si Joker Arroyo went to the Supreme Court, sabi niya, binayolate ng House yung sarili nilang rules. Ang ruling ng Supreme Court doon. Well, sa inyo yan eh. Political question yan. Hindi kami nakikialam sa procedure ninyo. Basta sa amin, pagdating dito, at saka wala namang na-violate na constitutional policies, parang there is no blatant constitutional violation. What Congress does is more or less parang largely a political question. No? So, I don't know. So, there has to be, put it this way, put it another way. Kung talagang idadali ng i-question yung constitutionality, there has to be a blatant violation. In the case of Arroyo versus De Venecia nga, kahit may violation pa man, sabi ng Supreme Court, kahit may violation pa man ng rules yan, wala na kami dyan. Usapan nyo na lang yan, di ba? Ang tinitingnan namin, kung may violation ng constitution. Mian Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapang.
Kasabay naman ang pagdiriwang ng 125th anniversary ng Department of Agriculture, may regalong bonus si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga taga-DA bilang pagpapahalaga sa kanilang masigasig na serbisyo para sa pag-unlad ng agrikultura sa bansa. Si Erin Santos sa report. Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng 125th taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Department of Agriculture. Ang selebrasyon sa taong ito ay may temang kagawaran ng agrikultura. 125 taong naglilingkod tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. It is crucial that we remember that the development of the department over the past 125 years, and we must also recognize its impact on the lives of farmers, fisherfolk, and Filipino people. Ang okasyon ay sinabayan naman ng malakas na ulan, subalit itinuring ng Pangulo na maganda pa rin itong senyales. Make sure that the Irrigation Association is taking full advantage of all of this rain na ma-direct sa tamang lugar. At baka naman masabi natin siniswerte pa rin ang Pilipinas. Mahal talaga ng Diyos ang mga Pilipino. Binati at pinasalamatan ng Pangulo ang mga opisyal at kawanin ng kagawaran sa kanilang masigasig na pagsiservisyo upang maisulong ang pag-unlad ng agrikultura sa bansa. Batay sa ulat ng DA, nakamit ng agriculture sector ang 0.7% na paglago ng produksyon o katumbas ng 931.8 billion pesos na gross value added sa agrikultura, forestry at fishing simula July hanggang December 2022, mas mataas kumpara noong 2021. At bilang regalo sa mga taga-DA ay inanunsyo ng Pangulo ang pagbibigay sa kanila ng bonus. Pagmitingan natin. Titignan ko pa kung ano yung savings natin. Pero may bonus kayo. Okay. Ikinatuwa naman ito ng mga opisyal at empleyado ng ahensya. Masaya po tayo dun sa in-announce na bonus. Yes po, meron na all. Sana pati ko. Sana kasama ang COS. Meron. Ano po sa atin niya? Gagawa pa ng guidelines, hindi naman. Walang depende yan sa savings daw. Pero okay sa inyo yan, siyempre. Siyempre, maganda. Yun yung magandang sinabi niya. Ano? Bonus. Sir, okay ba sa inyo? Regalo ngayong anniversary ninyo? Yes, ma'am. Bonus. Ipatatanan, magkano yung bonus ng mga DA, taga-DA? Depende sa saving. Tsaka may ceiling din naman inihintay. Pero magkano pagka gano'n? Yung ceiling? At least may bonus. 5K siguro. Ay, good! Ano? Sana po, itasahan namin. Maraming salamat. Masaya po tayo dun sa in-announce na bonus. Yes po, meron na all. Sana pati ko. Sana kasama ang COS. Bago naman ang formal na programa ay unang binisita ni PBBM ang kadiwa ng Pangulo sa mismong tanggapan ng DA kung saan patuloy na ibinibenta ang mga abot-kayang halaga ng mga produktong agrikultura at iba pa. Nananatili sa 70 pesos ang kilo ng puting asukal at 25 pesos kada kilo naman ang bigas. Ang pulang sibuyas ay 135 pesos ang kilo, kamatis 30 pesos, carrots 65 pesos per kilo at luya 75 pesos kada kilo. Ang iba pang bilihin ay abot kaya rin ang presyo at maging ang mga prutas. May mga itinitinda ring mga itlog na brown at puti at ang presyo ng mga ito ay depende sa laki. Ilan naman sa mga lumahok sa kadiwa ng Pangulo sa DA si Mang Jess Las Marias na personal na inabot kay PBBM ang kanilang produkto na biofertilizer. Maging ang proposal ukol dito. Okay. Oh, sige. That's your copy, sir. It's such an honor and privilege, sir. President, if the farmers will use organic fertilizer, you will not import sugar anymore. You will export sugar. We also offer to fertilize all the plants in Malacañang.
Tiniyak nito na makatutulong ng malaki sa mga magsasaka upang tumaas ang kanilang produksyon at lumaki ang kita sa mababang halaga ng gastusin gamit ang soil conditioner na isang pataba at hindi abono. Kaya kung ito ang ipagamit ng presidente, bababa ang presyo ng bigas, mataas pa ang income ng farmer. Maliban doon, tumingin ka roon, asukal. Kapag ito ginamit sa pagtatanim ng asukal, hindi na tayo mag-i-import pa ng asukal, kundi mag-export pa tayo ng asukal. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapan. Kumbinsido naman ang National Economic and Development Authority o NEDA na may malaking mayaambag sa ekonomiya ng bansa sakaling may patupad ang VAT refund sa mga turista. Kung paano, alamin po yan sa report ni Celine Dorado. Tinaya ng National Economic and Development Authority na posibleng matagdagan ng 5.7 billion pesos ang kita ng pamahalaan kada taon kapag ipinatupad ang value-added tax o VAT refund sa mga turista. Paliwanag ni NEDA Undersecretary Rosemary Edilion na batay sa kanilang computation ang kanilang panukalang VAT refund scheme para sa non-resident tourists ay maaaring makalikha ng karagdagang economic activity na nagkakahalaga ng nasa 3.8 billion pesos hanggang 5.7 billion pesos. Ayon kay Edilion, ang nasabing halaga ang madaragdagan kada taon mula 2024 hanggang 2028. Ang VAT refund scenario rin ay maaaring makapag-ambag sa gross domestic product o GDP ng hanggang 8.6 billion pesos hanggang 12.8 billion pesos. Ang VAT refund ay ipapataw sa mga turista subalit mas malaki ang input claim kaysa output na nangangahulugang may dagdag tax collection. Celine Dorado para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. May ilang senador ang gustong idulog na sa United Nations ang sinasabing panghaharas ng China sa pag-angkin sa West Philippine Sea, habang ang iba naman naninindigang dapat maghinay-hinay lamang sa mainit atensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Si Mian Corvera para sa report. Dapat na raw iakyat sa United Nations General Assembly ang usapin ng patuloy na pangaharas ng Chinese Coast Guard sa mga sasakyang pangdagat ng Pilipinas. Ito ang nakasaad sa inihaing resolusyon sa Senado na nananawagan sa Department of Foreign Affairs para matigil na ang pangaharas ng China. Malinaw naman raw kasi sa arbitral ruling noong 2016 na walang legal na basihan ng China para angkinin ang yamang dagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinusuportahan ni Senator J.B. Ercito ang resolusyon. Sabi ni Ercito, panahon na para umaksyon ang Pilipinas dahil kahit sinasabi ng China na kaibigan nito ang Pilipinas, tuloy naman ang kanilang pangaharas sa mga mangisdang Pinoy. They are saying that we are allies, we are friends, but yung kaliwang kamay, nagbibigay sila ng fertilizer doon sa Valenzuela para sa atin, pero yung kanang kamay naman, hinaharas naman yung ating mga Navy, Coast Guard, and Fisher Folk. Just recently, yung supply ship natin na doon sa BRP Sierra Madre, no? Mukhang very aggressive and hostile na naman yung kanilang mga moves. They were tailed, no? Pero hindi nito Coast Guard. Ang report was gray ships na, kumbaga Navy na ito ng China. So, this has to stop already. Ang Department of Foreign Affairs, sabi ko nga, ilang Norberbali na ang kanila pinapadala. Hundreds already. Mukhang hindi naman pinakikinggan ng China. Pero ayon kay Senator Sani Angara, dapat maghinay-hinay ang gobyerno. Paalala ni Angara, maraming interes na dapat ikonsidera ang gobyerno, lalo na ang issue may kinalaman sa ekonomiya. Ititimbang natin dun sa interes ng bansa, di ba? Dahil marami tayong negosyo with China, di ba? Marami tayong binebenta sa China. Marami tayong OFW sa China, di ba? So, yung mga ganun klaseng dapat timbangin natin sa ibang interest ng bansa.
I'm not saying it we shouldn't do it, but timbangin natin doon sa ibang options natin. Kasi kita mo ngayon, as we speak, nandoon yung Secretary of State ng Amerika sa kausap si Xi Jinping, di ba? Eh kung US nga yun, nagbabangga na nga sila, pero ngayon nag-uusap sila. So ibig sabihin, may role pa rin yung diplomasya, di ba? Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Sa iba pang balita, itinutulak naman ang ilang mambabatas na bigyang pagkakataon na makapagtrabaho ang mga nasa medical profession na hindi pumasa sa licensure exam. Si Vic Sumintak sa balita. Pabor si Northern Samar Congressman Paul Dasa sa panukala ni Health Secretary Ted Herbosa na luwagan ng Professional Regulation Commission o PRC ang patakaran para makapag-practice ang mga bumagsak sa licensure board exam na nasa medical professions. Sinabi ni Dasa na bago naging Department of Health o DOH Secretary, si Herbosa ay nagsagawa na siya ng privilege speech sa plenaryo ng Kamara tungkol sa mababang passing rate na mga kumukuha ng Professional Board Examination na ibinibigay ng PRC. Sinabi ni Dasa na sa halip na hadlangan na makapag-practice ng kanilang profesyon ang mga hindi pumasa sa licensure board exam, bigyan ng mga ito ng tsansa na magamit ang kanilang pinag-aralan habang hinihintay ang muling pagkakataon na makakuha ng pagsusulit. Ginawa ni Dasa ang pahayag matapos ipanukala ni Herbosa sa PRC na bigyan ng temporary license ang mga medical service graduates, partikular ang mga nursing upang mapunan ang kakulangan ng mga medical workers sa iba't ibang medical facilities o hospitals. Inihayag ni Dasa na kapansin-pansin ang mababang passing percentage ng iba't ibang kurso na dumadaan sa Professional Licensure Board Exam. Niliwanag ni Dasa sa halip na matengga o pumasok sa ibang trabaho ang mga bumagsak sa board exam, bigyan na lamang ang mga ito na magamit ang kanilang pinag-aralan katulong ng mga professional board passer upang ma-resolve ang problema sa kakulangan ng manpower sa iba't ibang field of profession sa bansa. Vic Sumintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Idinepensa ng Department of Transportation na gagamitin para sa improvement ng serbisyo sa LRT 1 at LRT 2 ang inaasaang fare hike nito sa Agosto, partikular na sa maintenance sa mga pasilidad ng LRT, sa komunikasyon at sa signaling system ng tren. Si Jim Tejano para sa balita. Nilinaw ng Department of Transportation o DOTR na walang kinalaman ang pasukan sa darating na Agosto o nataon lamang ang hiling na dagdag pasahe ng light rail transit o LRT 1 at LRT 2. Ayon kay Transportation Assistant Secretary for Railways Georgette Aquino, kailangang maipublish ang aprobadong taas pasahe ng tatlong magkakasunod na linggo, partikular sa mga petsa ng June 19, June 26 at July 3. So ito nagkataon lang, like I mentioned, June 6, nag-announce po si Presidente na nag-improve na ang ating inflation rate ng Corvato from 6.6 to 6.1 at employment rate natin din tumataas na rin. Ito anyang naging basihan ukol sa pinal na desisyon ng mga petitioner upang ituloy ang fare adjustment sa LRT 1 at LRT 2. Magiging epektibo lamang anya ang fare hike makalipas ang 30 araw mula nang ilabas ang huling publication ng aprobadong taas pasahe. Ayon pa sa opisyal, isa sa mga bibigyang prioridad ay ang napapanahong maintenance sa mga facilities, communication at signaling system at iba pang concerns para sa maayos na serbisyo sa mga pasahero. Gamitin ang increase para ma-improve ang services para sa ating mga pasahero. Magkaroon ng timely maintenance system services and facilities, ma-improve further mga communication, signaling system, and kung ano pa ang kailangan para maging mas komportable at accessible ang ating MRT at MRT sa ating mga pasahero. Jim Tejano, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. At susunod, ilang lending company inireklamo sa DOJ dahil sa umano'y pangaharas sa kanilang mga kliyente.
Dating pulis arestado sa bike bust operation sa Quezon City. Balitang pulis, susunod na po yan sa Mata ng Agila Prime Time. Nakaka-good vibes. Mga payong pampa-healthy at pampa-beauty at mga istoryang nakaka-inspire. Dito, bawalang leka. Let's spread love and abasang! Samahan niyo ako dito lang sa Net 25 tuwing alas 11 ng umaga. Panalo tayo pag together, walang talo pag together, let's get together sa Net 25. Viral at exclusive, mga reklamo at problema na napapanood at na-post sa social media. Ngayon, aaksyonan na rin ng responde. Kaya kung meron po kayong nais na isumbo, mag-text sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde at net25.com. Pwede rin kayong magpadala na mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Walang problema na hindi mabibigyan po ng solusyon basta't may agad na responde. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lamang sa Net25. Abot sa 8,000 mga baril na pag-aari ng mga politiko ang paso na ang lisensya. Base ho yan sa datos ng Philippine National Police. Kung hindi nila ito i-renew, abay posibleng sila ang isusunod na maging target ng police operations. May report si Mar Gabriel. Hinikayat ng PNP Civil Security Group ang mga politiko na may expired o pasong lisensya ng baril na mag-renew. Base sa datos ng CSG, aabot sa 8,000 mga baril na nakarehistro sa mga elected officials ang paso na ang lisensya. Kalahati nito ang pag-aari ng mga barangay officials. Well, ayon po sa batas, binibigyan po namin sila ng tamang pagsunod sa due process. Kaya nga po, may 3 beses po silang nire-remind na i-renew po yung mga napasuon nilang lisensya. At kung hindi po nila masunod sa kabila ng pagbibigay po ng notices, isasubject po namin sila sa revocation proceeding. Nitong weekend, magkakasunod na sinalakay ng mga operatiba ng CIDG ang bahay ni Mabini Batangas Mayor Nilo Villanueva at tatlo niyang kapatid at mga pampasabog, dahilan para sila i-arestuhin at sampahan ng kaso. Ayon sa CSG, ganito rin ang maaaring mangyari sa mga politiko na magmamatigas at hindi tatalima sa batas. Nakasaad naman po sa batas iyan, once you violated any provision of Republic Act 10591, the different law enforcement entities can go to court, secure search warrant, and apply the same. Maaari daw mag-renew ng lisensya sa one-stop shop sa Campo Crame o di kaya ay sa kanilang mga regional civil security unit na bukas tuwing Sabado at Linggo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bukas na rin tuwing weekend ang kanilang mga satellite office sa ilang malalaking mall. Ang una pong dapat sumusunod sa mga panuntunan at sa mga provision ng batas ay mga government officials and elected officials. Sana po maging modelo po tayo nang sa ganon, masigurado natin na ang darating na barangay and SK election ay mapayapa, tahimik at maayos. Bukod sa mga politiko, hinikayat din ng CSG ang mga law enforcement personnel at mga civilian gun owner na i-renew na ang kanilang mga pasong lisensya. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.
Sa iba pang balita, ito, ilang lending companies sinampana ng reklamo ng Securities and Exchange Commission o SEC dyan sa Justice Department dahil sa umunoy pangaharas nito sa kanila pong mga kliyente. Silalim kasi ng umiira ng batas, ipinagbabawal ang pamamahiya, pag-share ng contact details at yung pambabastos ng lending firms. May report si Boy Rencina. Ipinagharap ng mga reklamong kriminal sa DOJ ng Securities and Exchange Commission o SEC ang tatlong lending companies, isang financing corporation at dalawang business process outsourcing companies dahil sa umano'y harassment sa mga nangungutang. Mga reklamong paglabag sa RA 9474 o Lending Company Regulation Law at RA 11765 o Financial Products and Services Consumer Protection Act ang isinampan ng SEC laban sa mga kumpanya dahil sa umano'y abusadong pamamaraan ng paniningil ng utang. Pangalawa na to at marami pang susunod na ating fafaila ng mga kaso kriminal. Itong mga companies na binanggit natin, ito yung naging subject ng ating raid by virtue of a search warrant in collaboration with PNP Anti-Cybercrime Group. Kabilang din sa mga respondent, ang 28 opisyal na mga nasabing korporasyon kung saan ang 5 ay Chinese nationals. Ayon kay SEC Enforcement and Investor Protection Department Director Attorney Oliver Leonardo, ipinagbabawal sa ilang batas ang pamamahiya, pag-share ng contact details at pambastos ng lending firms sa mga nangutang. May parusang multaan niya na 2 milyong piso at pagkakakulong na hanggang 5 taon ang maaring ipataw sa mga lalabag sa nasabing batas. Ang setup ordinary is meron silang office, maraming ahente, yung mga tumatawag, mga nagkumukontak sa pamamagitan ng kanilang mga software, yung pag-send ng mga messages na ikaw hindi ka nagbabayad. Itong isang ito, balasubas, hindi nagbabayad, may mga death threats, yung pagmumura, may mga bastos na salita, yan, mga pamamahiya, pagbalandra sa social media ng mga muka ng mga nangutang, bawal po yan. Sa investigasyon pa ng SEC, gumagamit ang naturang lending companies ng hindi rehistradong online lending platforms. Ang ilan din sa mga sangkot o kumpanya ay pag-aari o pinapatakbo ng mga dayuhan gaya ng Chinese. Kasama sa mga sinampahan ng reklamo ang BPO firms dahil sila ang kinakasangkapan para mangharas sa mga sinisingil ng utang. Itong mga BPO companies na ito, nagsasagawa sila ng mga activities na dapat doon lang sa may mga lehitimong license, yung certificate of authority to engage as a lending company. Yung pagpaprocess ng mga utang, yung pangongolekta, part and parcel yan ng mga activities ng isang registered lending company. Kaya kinasuhan din natin sila sa paglabag ng Lending Company Regulation Act. Hinimok naman Leonardo ang mga biktima ng mga namamahiyang lending companies na magsumbong sa SEC para makasuhan ang mga ito. Moiri Insina para sa Mata ng Agila, matatapang. Arestado naman ng Quezon City Police District o QCPD ang isang dating kabaro matapos itong mahulian ng Shabu sa lungsod ng Quezon. Si Erlo Bringa sa balita. Agad na inaresto ng mga operatibang lalaki na yan matapos magpositibang ikinasampay bus operation sa Barangay San Isidro sa Quezon City. Kinilalang suspect na si Ramiro Estacio, 51 anyos, at napag-alamang dati palang pulis. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng sumbong sa talamak na ilegal na gawain ng suspect. Kaya agad silang nagkasanampay bus operation. Marami daw pumapasok doon sa kanila na mga tricycle driver, may iba, galing pa ng Maynila, dumediretso doon, tapos mga ilang minuto, lalabas din. Na nagbebenta nga siya ng drugs, the same time, doon na rin nagpapagamit mismo sa bahay niya. Nakuha kay Estacio ang aabot sa 34,000 na halaga ng Shabu at nakuha din sa kanyang isang sumpak at isang bala. Sa naging pagsisiyasat pa ng pulisya, taong 2012 pa nag-awol ang suspect at napag-alaman nilang dati itong taga-traffic sector ng QCPD. Nagkaroon na rin ito ng iba pang mga kaso tulad ng frustrated homicide at illegal na droga. Dati siyang police na nag-awol siya ng 2012. Dati siyang nakasendi sa Manila, SOG daw siya,
Tapos nalipat din dito sa amin sa Quezon City, sa DTU, yun ang pinakalas unit niya na. Ang suspect, mariing itinanggi ang paratang sa kanya. Dito sa loob ng bahay, pinasok lang kami. Hindi po. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Illegal Possession of Firearms. Erlo Pingas para sa mata ng Agila Matapa. Samantala, pinagmalupitan umano ng kanyang amo ang kasambahay na natagpuan patay sa lungsod ng Davao. Ito ang ibinulalas ng pamilya ng biktima. Report mula kay Noreen Igonya. Haharap sa kasong murder ang suspect na pumatay sa isang kasambahay sa Davao City na natagpuan sa gilid ng kalsada nitong umaga ng Linggo, Hunyo 18, 2023. Ayon kay Police Major Junel Pederio, ang station commander ng Buhangin Police Station, maliban sa matanda, tinitingnan din nila ngayon bilang person of interest ang anak nito na nagtrabaho bilang nurse. Bagamat nauna na itong nagbigay ng statement na wala siya sa kanilang bahay nang mangyari ang krimen at nasa trabaho siya. Ayon din sa suspect, ang asawa umano ng biktima ang pumaslang dito, ngunit napag-alaman na noong Miyerkules pa noong nakaraang Linggo, nakulong sa Cagayan de Oro City ang asawa nito at hanggang ngayon ay nakadetain pa kaya malabong mangyari ito. Kaya napatunayan ng pulisya na nagsinungaling ang matanda. Matatandaan na natagpuan ang bangkay ng 29 anyos na kasambahay na si Sheila Hanayla Sagway sa gilid ng kalsada sa Decahome Subdivision, Kabantian, Buhangin District, Davao City na nakabalot pa ng trapal. Ayon sa investigasyon, hinampas ng matigas na bagay sa ulo ang biktima at sinaksak sa likod na siyang sanhi ng agaran nitong pagkasawi. Nakuna naman ang CCTV footage na nagtapon sa naturang bangkay ang nanay ng amo ng biktima na kinilalang si Ninita Pagatpatan, 70 anyos, na residente lang din sa naturang lugar na isinakay niya sa isang trolley bago ito itinapon. Agad na hinuli ang suspect ngunit nang ito ay isa sa ilalim na sa interogasyon, bigla na lang itong nahirap pang huminga, kaya dinala ng mga otoridad sa Southern Philippines Medical Center at binalik din kalaunan sa police station. Ngunit hindi muna ipinasok sa selda at nasa loob lang siya ng police station dahil sa kanyang health condition. Disidido naman na magsampa ng kaso ang mga magulang ng biktima sa matanda dahil ayon sa kanila, bago pa namatay ang kanilang anak, nauna na itong tumawag sa kanila at nagreklamo sa pagmamalupit ng matanda sa kanya. Minsan ay inilubog pa ng matanda sa tubig ang cellphone ng biktima, binubuhusan ng bleach ang mga damit at minsan din pinapatayan ng tubig habang naliligo. Kaya naman kumbinsido sila na ang matandang pagatpatan ang pumaslang sa kanilang anak. Mula dito sa Davao City, para sa mata ng Agila, ako si Noreen Igonya, matatag, matapang, matapat. Sa iba pang balita, holdupper patay matapos makipagbarilan sa otoridad sa lalawigan ng Bataan habang nakatakas naman ang kanyang kasamahan. Si Larry Biscocho sa balita. Patay ang isang holdupper habang nakatakas naman ang isa pa matapos makipagbarilan sa mga pulis na rumisponde sa naganap na holdupan sa isang convenience store sa Olongapugapan Road, Barangay Balsik, Hermosa, Bataan. Sa ulat na nakarating sa tanggapan ni Bataan Provincial Director Police Colonel Palmer Tria mula kay Police Major Ernesto Isguera, hepe ng Hermosa Police, bandang alas 11 ng gabi lang pasukin ng isang lalaki ang nasabing convenience store at magdeklara ng holdup kung saan nagsilbi namang lookout ang kasama nito. Matapos matangay ang mahigit kumulang 10,000 piso sa kahera, itumakas na ang dalawa subalit agad na nakaresponde ang mga operatiba ng PNP Bataan Provincial Mobile Powers Company at dito na nakipagbarilan ang suspect hanggang mapatay ito habang at large naman ang isa pa. Sa ulat, tatlong gabi nang nakamonitor sa mga otoridad ang nasabing mga holdupper na membro ng Aruhata Group at sa convenience store dahil na rin sa Intel report na looloban ang nasabing tindahan. Patuloy naman ang follow-up operation na isinasagawa ng mga otoridad, partikular na sa pagkakakilanla ng mga suspect na hinihinalang membro ng Aruhata Group na responsable sa mga holdapan sa mga convenience stores sa Bataan. Mula dito sa Bataan, Larry Biscocho, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Samantala, patuloy na pinaghahanap ngayon ang isang seafarer na naiulat na nawawala sa sinasakyan itong barko sa Norway. Nabatid na 4 na araw na lamang at nakatakda na itong magbakasyon. Report mula kay Alan Yaneta. Labis ngayon ang pangamba ng mga kaanak ng seaman na si Vincent Sanchego na residente sa Tagawayan, Quezon matapos itong mapaulat na nawawala sa barkong sinasakyan nito noong Enero 15, araw ng Huwebes.
sa panayam sa ama ng Sima na si Vitelliano, nakatanggap umano sila ng tawag mula sa agency ni Vincent noong Biyernes at pinaabot na nawawala ito sa barko na nasa bansang Norway at kasalukuyang nagsasagawa ng rescue operation. Si Vincent ay 4 na lang at pababa na ng barko upang magbakasyon matapos ilang 7 na pagtatrabaho nito. Ay gulat ng mga kaanak ni Vincent sa pagkawala nito. Gusto kong mabigyan ng aksyon o gusto kong matulungan yung anak ko. Gusto kong magkaroon ng justisya kung mayroon mang foul play nangyari. Kasi wala ko silang ibinibigay na ano, walang CCTV, wala daw. Sa unahan lang daw yung may CCTV. Yun lang, mabigyan po ng katarungan yung anak ko. Ako po ay ano, nalagay na ho ang loob ko na talagang wala yung anak ko kasi nag-rescue ho. Tapos may tumawag ko sa amin na may nakikiramay na taga-barko. Pagkatapos ito nga ang isa, nirecord ko yung pakikipag-usap ng anak ko. Nirecord ko na ang sinasabi. Eh, parang gusto pa nilang palabasing nag-suicide yung anak ko. Tinatanong kung may problema daw dito yung anak ko, ganyan. Ang pagkakaalam ko doon sa anak ko yon. Wala akong nakakaaway yun. Yun ay nagtrabaho sa Epipros, nagtrabaho po dito sa bayan ng Tagkawayan. Minsan, mula bata, hindi ho yun palaaway. Sa kasalukuyan ay wala pang malinaw na kasagutan sa tunay na nangyari kay Vincent. Ayon umano sa ilang kasamahan ni Vincent sa barko, napansin nilang malungkot at matamlay si Vincent nitong mga nakaraang araw bago ito mawala. Samantala, ngayong araw ay magpunta na sa Maynila ang asawa ni Vincent na si Daisy upang lumapit sa Department of Migrant Workers at POA upang humingi ng tulong. Ang pangyayari ay pangalawa na umano sa nawawalang crew ng Transmar Cargo Ship. Alan Llaneta para sa Matarang Agila, matatag, matapang, matapat. At sa iba pang balita, ito, kamatayan ang sinapit ng isang lalaki nang mangulit ito sa isang lamay sa Hinigaran, Negros Occidental. Ano ba nangyari? Kinilala ang biktima na si Alberto Libria, 29 anyos at residente na natural lugar. At batay sa initial investigation ng Hinigaran Police, nagkaroon ng pagtatalo pala ang biktima at suspect na si Jonathan Nasaral at nauwi pala ito sa pananaksak. E sinugod pa sa ospital ang biktima, subalit pumanaw din ito habang naaresto naman ang suspect na nagtamo rin ng sugat. At susunod, Department of Trade and Industry o DTI, nais ipatigil ang bentahan ng laruang, ayun o, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, lato-lato, at localized thunderstorms ang hinang pag-ulan sa Metro Manila. Detalye sa pagbabalik po yan ng Mata ng Agila, Prime Time. Bossing, calling, and tally. Ako po, si Bo. Hindi mo ko na lang ako sa module ko. Ikaw na lang sa module. Lakasan mo pa, please. Number 3. May naisip ako eh. Gusto kong mag-apply ng trabaho. Pero ayaw kong magtrabaho. Teka, nasa ba yung ano at mapunta ka na? Teka lang. Ito ka lang. Hindi, kikil ako eh. Kikil. Love, Boss Leng, and Tally. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net25. Panalo tayo pag together, walang talo pag together, let's together sa Net25.
sa ating mga balita, may mga barya po ba kayo sa inyong bahay na pakalat-kalat lang? Aba, may solusyon na po ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Naglagay na ho kasi sila ng mga coin deposit machine sa 2 malls sa Metro Manila para doon po ninyo maideposito ang inyong mga barya. Alamin natin ang iba pang detalye sa report ni Moira Encina live. Moira? Emma, isa umanong game changer sa programa ng Bangko Sentral ng Pilipinas o PSP para mapabilis at mapag-unlad ang coin recirculation dito sa ating bansa dahil dito sa coin deposit machines na inulunsad at itineploy ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa 2 malls sa Metro Manila. Ayon kasi sa BSP, palala ng palala ang problema ng bansa pagdating sa mabagal na resirkulasyon ng mga barya, kaya kakailanganin na ng teknolohiya para ito mapaikot. May solusyon na ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP upang mahimok ang publiko para ilabas ang mga barya na nakatago lamang sa mga bahay at hindi nagagamit. Ito ay sa pamamagitan ng coin deposit machines na inilunsad ngayong araw sa isang mall sa Pasay City. Ayon Central Bank, bawat sentimo ay mahalaga at dapat napapakinabangan. Sa pamamagitan ng mga nasabing machine ay maaari lang ideposita ng publiko ang mga natatago nilang barya tulad ng low denomination coins na 5 sentimo at 25 sentimo na madalas ay hindi ginagamit at kapalit ito bilang shopping voucher o kaya naman ay ikarga sa e-wallets. This is a milestone. Our coin deposit machine is among the first in Southeast Asia to implement auto-crediting to electronic wallet accounts. By crediting the value of the deposited coins to your e-wallet, you can use it for fast, safe, and convenient digital payment transactions. Kabuang 25 coin deposit machines ang ide-deploy ng BSP sa iba't bahagi ng Metro Manila hanggang sa Agosto. Sinubukan Net 25 News Team ang coin deposit machine para mag-transfer ng mga barya sa mobile wallet na inabot lamang ng halos ang minuto. Subukan natin, ito yung unang coin deposit machine na inulunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Subukan natin, ito yung mga barya na dala namin, ipapakonvert natin. So, papaturon tayo kay Kuya from BSP. Ayan po. Then proceed. Tingnan natin. New transaction. Proceed? Press proceed. Ayan, nakalagay po yung deposit procedure. Dito po, sir. Tama ba ito? Dito na ilalagay. Ayan. Then press A. Press A para bilangin yung barya. And then ito, press A. Ayan, ito nakikita na natin dito sa screen. Ayan, binibilang na po yung barya na inilagay po natin dito sa... Ayan. Please check for return coins. Wala naman na return coins. So, tinanggap yung barya. If you finish, press B to print your receipt. So, press B tayo. Ayan, nag-preprint na yung ating receipt. Ito. Ating resibo. Tapos, ito meron. You can convert na po to vouchers or credit po sa iyong e-wallet. Ayun, bibigyan tayo ng option na yung diniposit natin barya ay... ma-convert into voucher o kaya ay ilagay sa e-wallet gaya ng GCash. So, piliin natin yung sa GCash. Ayan po. Mobile number, kuya? 0927. 0927. 574. 2072. 2072. Ayan. And then, okay na. 574. Continue. Ayan. Siya ay kinakarga na sa e-wallet nung nag-deposito na consumer. Ayan, transaction is complete. Ayan. So, ayan. Dapat po may mag-text po sa inyo. Oo, ayan. Kailangan may ma-receive na text confirmation just kung idiniposito nyo from sa e-wallet nyo yung barya. Ayan. Ganyan po lang kadali yung paggamit itong coin deposit machine. Ayon sa BSP, umaabot sa 39 bilyong piraso ng barya ang nasa sirkulasyon. Sinabi ni BSP Governor Felipe Medalla na lumalaki ang problema ng bansa ukol sa resirkulasyon ng mga barya na inaabot ng 6 na buwan na ideally ay dapat isang linggo lamang. Now, where do we lose money? We lose money on coins.
because the value is so low, and yet the actually making a 20 centavo coin is more expensive than making a 1,000 peso note. But over time, the problem seems to get worse and worse. For instance, we have 39 billion pieces of coin in circulation. Why is that a problem? Well, people come home with coins. When they leave home, they leave the coins behind. Then the coins stay somewhere, a jar, a desk, and it takes a long time before it's circulated. Aminado si Medalia, may mga bangko na ayaw na may magdedeposito ng mga barya, kaya malaking tulong ang coin deposit machines para mahikayat ang mas maraming Pinoy na ilabas at gamitin ang mga barya. We have to use technology to recirculate the coins because that's cheaper than making more. Tiwala ang Central Bank na malaki ang matutulong ng coin deposit machines para maalis sa sirkulasyon ang mga itinuturing na highly unfit o mutilated coins. Sinabi pa ng BSP chief na makatitipid din ang Central Bank sa paggawa ng barya dahil hindi na ito mapapagawa ng bagong barya dahil nga dito sa mga coin deposit machines. Bukod dito ay environment friendly ang nasabing proyekto na ito ng BSP dahil uunti na ang kakailanganin nilang mga metal at gagamitin kuryente sa paggawa ng mga bagong barya. Balik sa inyo, Emma. Moira, napansin ko lang yung mga sinubukan mong coin, mga bago. Ito bang machine, tinatanggap yung mga lumang coins, lumang barya? Ina-assess nila yung kung fit pa yung coin. Mm-hmm. Pag hindi siya fit, kung talagang mutilated na siya, talagang may mga yupina, or hindi na yung tatanggapin ng coin deposit machines. Pero di ba yung coin natin merong year sa ibaba? Baka meron specific year na tinatanggap lang yung machine o wala pa namang nabanggit ang BSP? Oo, yung kinatanggap na coins, yung kasalukuyan nagsisirculate ngayon talaga. Yung mga, although may mga bago ng mga bagong barya na, pero yung mga dating tinuturing pa na mga pwede pang ginagamit pa, pambili ngayon dito sa ating bansa, tinatanggap pa ito ng coin deposit machines, basta hindi lang ito tinuturing na highly unfit o mutilated na mga barya. Yung mga may yupina or talagang hindi na siya mabasa or hindi na kita yung mga imprenta doon sa mga barya. Sana, Moira, madagdagan pa ito no, sa iba't ibang lugar. Sa kasulukuyan, dalawa pa lang ito, di ba? 25 yung initial daw nila na ilalagay sa Metro Manila. Depende pa ito sa magiging assessment ng BSP kapag nagtagumpay daw itong proyekto na ito. Maari pang madagdagan itong 25 initial na kanilang i-deploy hanggang sa Agosto. Maraming salamat, Moira Encina. Gustong ipatigil ng Department of Trade and Industry o DTI ang pagbebenta po ng laruang lato-lato. Giit ng kagawaran, wala pang Certificate of Product Notification ang naturang laruan mula sa Food and Drug Administration. Ang iba pang detalye sa report ni Madeline Villar Moratilio. Kahit maingay at masakit na sa tengang pakinggan, okay lang daw sa mga nanay na ito na maglaro ng lato-lato ang kanilang mga anak. Mas maganda na yun kaysa hanapin mo dito sa basigo kung nasaan yung anak mo. Alam mo kung nasaan sila maghapon. Yun ang advantage nun. Nandyan lang. Nandyan lang. Kasi karamihan dito pag hindi sila naglaro kung saan-saan nagpunta sa dagat, kung saan-saan. Kung siyempre mamaya madistrasya. Pag nandyan lang, at least kita mo kagad. Naisturbo rin pero kasi kailangan mahaba rin ang pasensya mo kasi marami kang mga anak. Nahihiyay nga ako sa tainga pero okay lang. Okay lang. Kasi nandyan lang sila. Pero sabi ng Department of Trade and Industry o DTI, hindi raw dapat na ibebenta sa merkado ang mga lato-lato dahil wala pa itong Certificate of Product Notification mula sa Food and Drug Administration o FDA. Lahat ng kinds ng lato-lato, bawal. Wala siyang CPN. Kahit yung mga nasa Lazada at Shopee. Wala siyang
ng CPN, wala pang alam si FDA na CPN na na-issue for this kind of call. Ibig sabihin, ang mga materyales na ginamit sa lato-lato hindi dumaan sa pagsusuri ng FDA, kaya posible itong magdulot ng masamang epekto lalo sa kalusugan ng mga bata. Yung material na ginagamit doon sa laruan na yun, hindi naman na-test ng FDA. Natin alam kung may hazardous substances siya, so hindi natin alam talaga kailangan talagang dumaan yun sa mas masusay magsusuri ng FDA before it can be approved. Tapos wala pang mga manufacturing label. So pag kami nangyari, sino hahanapin? Diba, sino magiging liable? Dahil rito, handaan niya sila sa DTI na makipagtulungan sa FDA para sa gagawing inspeksyon. Part of our advocacy for consumer protection, at nakita naman natin na para sa consumer ito, pwede tayong tumulong sa kanila para ma-i-advocate at maipaalam sa mga tao na bawal at hindi dapat nilang ginagamit. Hindi lang yung risk to hurting other people or yung damage na magagawa sa property kasi pwede makabasag ng salamin, pwede makabasag ng ulo. Madeline Villar Moratilio para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Sa iba pang balita, tumataas ang bilang ng mga tinatamaan ng Japanese encephalitis sa Iloilo. Ito ang viral disease na naisasalin sa pamamagitan ng kagat ng infected na lamok na nagdudulot ng komplikasyon sa nervous system. Si Vin Pascua para sa report. 14 na kaso ng Japanese encephalitis ang naitala sa Iloilo ngayong taon. Ayon sa Provincial Health Office, 4 sa mga tinamaan ng sakit ang nasawi. Ang Japanese encephalitis ay viral disease na naisasalin sa pamamagitan ng kagat ng infected na lamok na nagdudulot ng komplikasyon sa nervous system. Ayon sa mga dalubhasa, ang virus ay dala ng infected collects na lamok. Malalaki ito at karaniwang makikita sa bakuran, lalo na ang mga nag-aalaga ng baboy at rice field. Batay sa mga pag-aaral, karaniwang nakararanas ng flu-like symptoms ang mga na-infect ng Japanese encephalitis. Kabilang naman sa sintomas ng sakit ay ang pagkakaroon ng lagnat, nagchichil, masakit ang ulo o tiyan na parang masusuka at nanghihina. Samantala, bagaman lampas na sa 10 ang kaso, hindi pa rin maituturing na outbreak ng naturang sakit sa probinsya. Vin Pascua para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Pinakalma naman ng Department of Health ang publiko sa panibagong sub-variant ng Omicron na nakapasok sa Pilipinas. Ayon sa ahensya, walang dapat ikatakot ang publiko dahil hindi ito inaasahang magdudulot ng malalang sakit. Si Madeline Villar Moratilio sa balita. May panibagong sub-variant ng Omicron ang nakapasok sa bansa. Ayon sa Department of Health, ito ang FE.1 na sublineage ng XBB variant ng Omicron. Ang FE.1 ay kalat na sa 35 bansa, sa 6 na kontinente sa mundo at kabilang sa minomonitor ng European Center for Disease Prevention and Control. Pero ayon sa infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante, hindi dapat na magpanik ang publiko dahil hindi ito inaasahang magdudulot ng malalang sakit. Most of the symptoms are mild because ang kadalasang tinitirahan nitong mga bagong variants under the Omicron is in the upper respiratory tract, no? Not lower respiratory tract unlike yung Delta. So we would expect the same clinical manifestation as that of the Omicron, ubo, lagnat, sore throat, pananakit sa katawan. And mostly these are very mild and most of the time, especially pag mga younger population, hindi kailangan gamutin at hindi magpo-proceed doon sa severe. Pero babala niya, pwede itong magdulot ng severe infection sa mga vulnerable population. Alam natin, ang immunity ng mga vulnerable population talagang bumababa 4 to 6 months after the vaccination or even after the exposure of a COVID infection. So ito yung mga population at kailangan nating palalahanan palagi na magsuot ng face mask at i-update ang kanilang bakuna. Ayon sa Okta Research Team, batay sa biosurveillance report ng DOH at ng Philippine Genome Center, mula Mayo 29 hanggang Hunyo 12, 83% ng mga sub-variant na natukoy sa bansa ay XBB.
Pinakamarami rito ay XBB.1.9.1 kung saan ang karamihan natukoy sa National Capital Region. Ayon kay Solante, nalagpasan na ng bansa ang epekto ng mga bagong XBB variant. Medyo nalampasan na natin yung effect ng mga bagong XBB variants of interest. Kung mapapansin, pababa na rin anya ang trend ng impeksyon sa bansa. Gaya sa NCR na ang positivity rate nasa 2.7% na lang. Bukas, sisimula na ang pagbibigay ng bivalent vaccine sa bansa. Ito ay magsisilbing third booster. Pero prioridad munang mabigyan ang mga health worker at senior citizen. Apelan ni Solante sa mga pwede nang magpaturok nito, samantalahin ang pagkakataon para sa mas mataas na proteksyon sa virus. Madeline Villar Moratilio para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapak. Itinutulak sa Kamara ang scholarship program para sa mga anak ng magsasaka at mangingisda. Target ng scholarship grant ang transportation expenses, miscellaneous fee, allowances sa mga libro, damit at mga pagkain ng mga iskolar. Si Jim Quijano para sa report. Isinusulong ng isang mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill 8423 o ang Educational Scholarship for Children, Independence of Farmers and Fisherfolks Act, layong bigyan ng libreng pag-aaral ang mga anak ng magsasaka at mangingisda na nakarehistro sa registry system for basic sectors in agriculture na ginagamit ng Department of Agriculture. Ayon sa pinuno partalist Congressman Howard Ginto, saklaw ng scholarship grant ang gastusin sa pag-aaral gaya ng transportation expenses, miscellaneous fee, allowances sa mga libro, damit at pagkain, at iba pa mula elementary hanggang college, mapa pribado o pampublikong paaralan. Batay sa tala ng PSA, nangungunang mga nasa hanay ng mangingisda o nakapagtala ng pinakamataas na poverty incidence noong 2021 na may 30.6% habang 30% naman sa magsasaka. Samantala, magiging katuwang ng Department of Agriculture sa proyekto ang Unified Student Financial Assistance for Tertiary Education, Governing Board at kinatawan ng magsasaka at mangingisda na silang responsable sa naturang programa. Nasa 50 milyong piso na paunang pondo naman ang pinapanukala ng mambabatas para sa programa. Jim Tihano, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapag, matapat. Target ng ilang grupo at akademiko na ibalik sa June hanggang March ang school calendar. Ito'y upang hindi mahirapan ang mga mag-aaral at guro sa labis na init ng panahon. Paliwanag ng mga akademiko, hindi naman tumutugma ang klima ng kasalukuyang school calendar at hindi kagaya sa Western countries na naging pattern para sa school days. Nanawagan naman ng grupo sa mga mamabatas na gawing prioridad ang isusulong na panukalang ibalik ang old school calendar. Magpapatuloy ang maulap na himpapawid na may manakanakang pag-ulan o thunderstorm sa bansa. Ayon po sa PAGASA, partikular na maapektuhan ang Mindanao dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Magpapaulan din ang localized thunderstorms, bagaman walang nakikitang sama ng panahon na makakaapekto sa alinmang bahagi ng bansa. Asahan naman ang mahina hanggang katamtamang hangin at bahagyang pag-alon ng mga karagatan sa ating bansa. Kasabay ng pag-ulan ay ang malalakas na pagkulog at pagkidlat sa Metro Manila kanina, habang naging mas sungit din ang panahon sa Mindanao at Kabisayaan dahil pa rin sa nasabing weather system. Sa Quezon City, partikular sa Visayas Avenue, ay nagkaroon ng pagbaha na daglian ding nawala. Sa Quezon City, abot tuhod ang baha na naranasan sa kahabaan ng EDSA Balintawak northbound lane. Naging mabagal naman ang daloy ng trapiko sa lugar pasado alas 8 ng gabi dahil dito. Nag-issue ng thunderstorm advisories ang PAGASA mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Pinapaalalahanan ang publiko na mag-ingat sa mga sakit na pwedeng makuha dahil sa baha, katulad na lamang po ng sakit sa balat, impeksyon sa mga sugat, leptospirosis at diarrhea, dulot ng mga dumi at bakterya. Pansamantalang sinuspindi ang flight at ground operation sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA dahil sa inilabas na lightning red alert ng Airport Ground Operation and Safety Division. Sa inilabas na advisory ng Manila International Airport Authority o MIAA, ang lightning red alert ay inilabas dakong alas 2:13 ng hapon. Paliwanag nila, ang lightning red alert ay inilalabas para sa kaligtasan ng bawat isa.
laban sa matatalim na kidlat. Pagsapit naman na alas 2:30 ng hapon ay ibinaba na ang lightning alert sa yellow alert kung saan balik na rin sa normal ang flight at ground operation dyan po sa NAIA. Samantala, 4 na coastal areas sa bansa ang nananatiling positibo sa paralytic shellfish poison o toxic red tide na lagpas sa itinakdang regulatory limit. Kabilang sa mga ito ang coastal waters ng Dawis at Tagbilaran City sa Bohol, San Pedro Bay sa Samar, Dumantillas Bay sa Zamboanga del Sur at Lianga Bay sa Surigao del Sur. Sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na bawal kainin ang mga shellfish at alamang na mula sa naturang mga baybayin habang ligtas namang kainin ang isda, pusit, hipon at alimango. Paalala ng BFAR, dapat tiyakin na sariwa, nilinisang mabuti at tinanggalan ng mga lamang loob bago lutuin ang mga ito at kainin. Sa iba pang balita, naihimlay na sa libingan ng mga bayani si dating Senador Rodolfo Biazon dyan po sa Taguig City. Binigyan si Biazon ng full military honors bilang dating pinuno ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Nakipaglibing naman ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng Department of National Defense at AFP, kabilang sina Defense Secretary Gilbert Chodoro, Defense Military Chief Carlito Galvez Jr. at AFP Chief Andres Centino. Pinatugtog sa burial rites ang hymns ng Philippine Marine Corps at Philippine Military Academy. Noong June 12 po, pumanaw si Biazon sa edad na 88 dahil po sa pneumonia. Abangan, Titanic Tour Submarine nawawala. Teenager patay sa pamamaril sa paaralan sa Brazil. Balitang abroad sa pagbabalik ng mata ng Agila Prime Time. Netizens, for more Kada Umaga updates, i-click lamang ang subscribe button at i-follow na po ang Net25 social media pages at Net25 TV. Manila, this is Bruno Mars. I'll be performing at the Philippine Arena June 24th and June 25th. Go get your tickets at livenation.ph. I'll see y'all soon. Balita naman sa labas ng bansa, hinahanap pa rin hanggang sa ngayon ang nawawalang Titanic Tour Submarine na may lulang mga turista huyan sa Atlantic Ocean. Kabilang sa mga sakay ng naturang submarine na pag-aari ho yan ng kumpanyang Oceangate ay ang British billionaire na si Hamish Harding. Hindi pa tiyak kung ilan ang sakay nito nang mawala. Pero ayon sa otoridad, nasa 5 katao ito. At ayon sa Boston Coast Guard, ang sikat na shipwreck ng Titanic ay nasa 12,500 feet sa ilalim ng Atlantic Ocean at ito ay may layong 370 miles mula sa coast area ng Newfoundland, Canada. Humingi na ng tulong ang kumpanya sa otoridad para agarang mahanap ang naturang submarine. Nagtulong-tulong na rin ang lahat para sa gagawing search and rescue operations. Patay naman ang 16-year-old gulang na babae matapos na mabaril sa isang paaralan sa bansang Brazil. 10 teenager naman ang napaulat na sugatan sa nangyaring pamamaril. Ang suspect ay pinaniniwala ang nasa edad 20 gulang at dating estudyante ng naturang paaralan. Pagpasok ng pasilidad ay nagpakawala ng 12 bala bago pa ito mapigilan ng mga empleyado ng paaralan. Arestado na ngayon ng kapulisan ang suspect.
At tuluyan nang namatay ang babae sa Ecuador na unang nadiskubring buhay pa pala mula sa kanyang kabaong habang nakaburol. Si Bella Montoya, si 36 anyos, ay namatay na matapos ma-ospital dahil sa stroke sa loob ng isang linggo sa siyudad ng Babahoyo. Ayon sa kanyang anak, kaagad na dinala si Montoya sa Martin Ikata General Hospital. Subalit, nakitang buhay pa pala si Bella habang nasa kabaong. Pero ngayong wala na siya, muli nilang inirehistro o irerehistro ang pagkamatay ng kanilang ina sa ikalawang pagkakataon. Grabe nangyari dun ah. Susunod, Pilipinas, nasa ika-52 sa taunang Global Competitiveness Report. At concert ng British band na Coldplay magkakaroon ng day 2 na pagtatanghal sa world's largest indoor arena, ang Philippine Arena. Detalye sa pagbabalik po yan ng mata ng Agila Prime Time. Sorry, late ako ah. Alam mo naman, ikaw lang iniintay namin eh. Hindi kasi ako nagigising sa alarm, hindi niyo ako tinatawagan. Ilang beses nang tinawagan, ring na lang rin yung telepono mo, hindi naman sumasagot. Tawag ba yun? Ano ka alarm? Parang mananalo yung tingin na to ah. Ay, naulog! It's gonna be a lovely morning talaga sa mga darating na araw. Abangan! Halos 50 milyong pisong halaga ng iba't ibang mga imported na produkto ang nasabat sa isang cold storage facility. Yan o sa lungsod na Maynila. Ni-raid kasi ang nasabing cold storage facility matapos itimbre sa mga otoridad na doon pala iniimbak ang mga smuggled na frozen meat products. Si Madeline Villar Moratillo sa balita. Isang cold storage facility ang sinalakay ng mga otoridad sa Tondo sa Maynila. Ayon kay Manila Police District Chief Brigadier General Andre Dizon, halo-halong imported ng karne at prutas ang nadiskubre mula sa nasabing warehouse. Nakatanggap anya sila ng impormasyon na ginagamit ang nasabing pasilidad bilang imbaka ng mga frozen imported meat products na ilegal na ipinuslit sa bansa. Kasi walang papeles, walang dinakitang legal papeles o permit ko. Karamihan umano sa nakita ay galing sa China. Tinatayang aabot umano sa higit kumulang 50 milyong piso ang halaga ng mga nasabat na produkto. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Hoy, pang 52 ngayon ang Pilipinas sa annual global competitiveness, particular po sa larangan ng economic performance, maging yung government at business efficiency at maging yung infrastructure. Bahagya itong bumaba sa ranking kumpara noong 2022. Report mula kay Vin Pascua. Bumaba ang rank ng Pilipinas sa Annual Global Competitiveness Report. Itong lumabas sa 2023 World Competitiveness Yearbook ng International Institute for Management Development ng Switzerland. Mula sa pagiging rank 48 noong 2022, nasa rank 52 na ang bansa ngayong taon. Sa kabila ito ng iba't ibang issue tulad ng global inflation, public health crisis at geopolitical concerns. Ito na ang ika-anim na taon na namalagi sa 13th place ang Pilipinas sa 14th na ekonomiya sa Asia-Pacific region. Sa isang statement, sinabi ng Asian Institute of Management na may decline ito sa 3 sa 4 na competitiveness factors. Ito ay ang economic performance, government efficiency, business efficiency at infrastructure. Partikular namang tinukoy ang rank 58 ng Pilipinas sa larangan ng infrastruktura,
at itinuturing nila ito na isa ito sa mga hamon sa kasalukuyang administrasyon. Then Pasqua para sa mata ng agila, batatag, matapa, batapag. Napatunayan ang autism ay hindi hadlang sa pag-abot ng pangarap, katulad na lamang ng sitwasyon ni Carla Mahap, ang kauna-unahang Pilipina na may autism na nakapag-uwi ng corona sa isang international pageant. Ang 17 anyos na Pinay Beauty ay itinanghal na Miss Uni World 2023 at nabigyan ng esteemed title na Queen of Kilimanjaro. Nasungkit din ni Carla ang Best in Catwalk Award dahil sa galing nito sa pagrampa sa runway. Bukod sa corona, nag-uwi din si Carla ng token of remembrance, mga regalo at cash prize na nagkakahalaga ng 460,000 ringgit. Pera po yan sa Malaysia. Ang patimpalak na nilahukan ng 25 contestants mula sa iba't ibang bansa ay ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia nitong June 4. Bilang pasasalamat sa kanyang tagumpay, sinabi ni Miss Uni World na ang kanyang pagkapanalo ay hindi lamang personal achievement kundi isang pangako na isusulong ang adhikain ng Miss Uni World. Ubusan na nga po ng tickets para sa concert ng British band The Coldplay dito sa Pilipinas. Ay naku, wag po kayo malungkot. Hindi na nakapagtataka na magkakaroon ito ng good news ng day 2 ng kanilang pagtatanghal sa world's largest indoor arena, ang Philippine Arena. Si Mia Villa para sa detalye. Dahil sa dami ng gustong makapanood sa concert ng British band na Coldplay, dinagdagan na ng day 2 ang kanilang pagtatanghal sa world's largest indoor arena, ang Philippine Arena. Kamakailan ay may mga lumabas na post sa social media na umano ay mahigit 100,000 fans ang sumubok na makabili ng tickets online. Doble ang bilang na ito sa capacity ng Philippine Arena, kaya naman kinailangan ng isa pang araw para matiyak na may chance ang lahat na makisaya sa Coldplay. Makakaasa naman ang fans ng Coldplay na mag-e-enjoy sila at magkakaroon ng sulit na concert experience sa Philippine Arena. Ang naturang concert ay bahagi ng Music of the Spheres World Tour at gaganapin sa January 19 at 20. Ayon sa organizers, pwede nang makabili ng ticket para sa January 20 concert simula June 22 alas 12 ng tanghali. Ito ay isang concert na hindi dapat palagpasin ng music fans dahil world-class performers ang Coldplay na binubuo ni na Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman at Will Champion. Sila ang nagpasikat ng mga kantang The Scientist, Yellow, Fix You, Paradise, A Sky Full of Stars at marami pang iba. Mia Villa, para sa mata ng agila. Matatag, matapang, matapag. O Emma, may tanong ako sa'yo. Bakit mahal ang tiket dito sa Pilipinas kumpara sa Singapore? Mula sa Singapore, ha? Marami mga Pilipino ang pumupunta ng ibang bansa sa Asian countries. Ha? Mm-hmm. Mas mura doon ang tiket sa mga ganong concert. Mm-hmm. Oh. Baka... Ano kaya ang dahilan? Baka dahil Philippine Arena, kailangan ma-experience sila yung napakagandang world's largest yun, indoor siguro. Arena. Ang binabayaran doon ang venue. Mm-hmm. Experience, yan, experience dito sa ating bansa. Mm-hmm. Pero ito, bago po mag-Coldplay, excited na ba kayo dahil malapit ang Bruno Mars? Mm-hmm. Siyempre, sa world's largest indoor stadium pa rin ang Philippine Arena. Bruno, kailan ang Bruno? This weekend na. This weekend 24, na. 24-25. Manunod ka? Yes. Okay, manunod tayo. See you. And see you there. So hope to see you guys there. Ayan po, abangan po ang marami pang malalaking konserto at events to be held at the Philippine Arena. Pero sa ngayon, sundan kahit saan ang ating balitaan sa aming social media platforms. Bisitahin din ang net25.com. At sumayin nyo ang mga maiinit na balita dito sa Mata ng Agila. Ako po si Ricky Macay. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa ating bansa at iba pang panig ng mundo, ako po si Emma Tiglao. Yung Twice darating rin, no? Yes, marami yan magpapunin. K-pop. Dami talaga. Maganda tong lugar sa Philippine Arena. Manood tayo! Matatag na dadagitin po ang bawat impormasyon, matapang sa paghahanap ng katotohanan at matapat na magbabalita po sa inyo. Ako po si Alex Santos. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Magandang gabi, Pilipinas kong mahal.